Maraming tanong, maraming sagot, maraming hakahak at maraming mga katha, nagsasalimbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal, ang sagot ng Biblia! Gil sa kasalanan, kapatid na Yusel, ano po ba ang sinasabing kasalanan walang kapatawaran? Ito po ba ay tumutukoy sa mga tumanggap na ng bautismo na matapos malinis ay binalikan ng maling paraan ng pamumuhay? Kung conforme po sa pagkakasala at kung alin po yung pagkakasalang walang kapatawaran, eh mababasa po natin sa Hebreo 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Yan. Pagka naunawaan mo ng mabuti, lalo na pagka tayo nagkakasala, pinapagpaunawaan tayo, pinapaliwanagan tayo, alam naman natin na talagang yun ay hindi tama. Pero sinasadya pa rin natin, nagmamatigas yung ating kalooban sa hindi pagbabago, eh yun ang sinasabi ng Biblia. Yung intentional, deliberate, you knowingly na ginagawa, intentionally na ginagawa, eh yun. Although, syempre tayo, mga tao, we don't judge our fellow, eh, ang Diyos na nakaalam kung talagang sinasadya natin. Mm-hmm. And that's the time na sinasabi nga ng Biblia na ito'y wala ng kapatawaran. Opo. Yung lingwaheng ginamit dito ni Apostol Pablo, para maintindihan ng mga Hebreyong brethren, Hebrew brethren, Hebreyong kapatid, yung wala ng haing natitira pa. Uh-huh. Kasi nasanay yung mga Hebreyo na tuwing may kasalanan sila, may particular na gagawin sila, bawa kukuha sila ng kalapati, ng bato-bato, para sa particular na kasalanan. So, ito kasalanan mo, Pedro, o ito gagawin mo. Ito kasalanan ni Juan, ito gagawin mo. So, for every sin, there is a particular offering made. O, ayan, yung sinabi ni Pablo, yun yung binanggit niya doon sa nasabing mga kapatid na Hebreyo, kahit anong gawin mo, wala ka nang mapagpipilian. Walang options na hain para dyan sa kasalanan mo. Ano yung kasalanan? Kasalanan sinadya, kahit nasabihin mong maliit na kasalanan, pero sinadya pa rin. Yan yung binabanggit ni Apostol Pablo. Wala nang hain. There is no offering that can cleanse, that can redeem, na pwedeng ipantubos sa iyong pagkakasala kung ang katampalasanan o pagkakasalang ginawa mo ay sinadya. Mm-hmm. Lalong diretso yan pagka dito sa Tagalog popular version yung binanggit nyo, kapatid na Gabriel. Salamat po. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog yun sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, yun, maging maingat tayo, mga kaibigan. Everyday talaga, it's a struggle sa pamumuhay natin na tayo po ay nasusubukan, nagkakaroon tayo ng mga sitwasyon na kung saan na-challenge yung kahinaan natin. Siguro yun, yung mga sitwasyon na parang bumibigay ka, yun yung kasalanan na pwedeng sabihin ng may hain ba, may pagpapatawad. Pero yung knowingly, you have full knowledge, you have your full faculties, ika nga sa kausaping legal eh. Talagang, yung kasi sa usaping legal, kapatid na Yusel, may mga limbawa, pagpatay na murder at homicide, magkaiba pa ho yun eh. Yung talagang knowingly, premeditated, pinagplanuhan mo, ang tawag doon ay murder. Pero yung napatay mo lang, napatay, hindi mo pinatay. Yun, magkaiba yung salita, di ba? Ang pinatay, intentional, talagang pinagplanuhan mo. Napatay, bawa self-defense.
Diba? Eh, kung unang pinagtangkaan, eh, sa pagbubununin nyo, napatay mo siya. Napatay. That's homicide. Mm. Pero yung talagang pinagplanuhan mo, tiningnan mo yung kanyang routine ng paglalakad, kung saan siya nagpupunta, chinempohan mo, tinambangan mo. Yun. Mm. Yun ang murder. O, yan yung sinadya. Merong mga kasalanan na ganyan, mga kaibigan, sabi ng Biblia, nakalulungkot. Yan po yung sinabi ni Pablo na kasalanan walang kapatawaran. Mm-hmm. Lalong-lalo na po sa atin na mga kapatiran na sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Huwag po nating sasadyain ang anumang pagkakasala dahil mawawalang saysay yung sinampalatayanan po natin na pagkatubos ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus sa atin. Kaya yung pagkatubos ng dugo ng Panginoon ay sapat para ipatawad ng lahat ng ating kasalanan. Pero kahit yon ay mawawalan po ng kabuluhan kung sasadyain natin ang pagkakasala. Kaya huwag po nating sadyain ang kasalanan dahil yaon po ay walang kapatawaran.